Ayan, sa Dipolo, samtang ang ato ang official video din sa ato ang live broadcast simultaneous sa Kapihan sa Dipolo na niya nahimutang kita sa Sunburst Ground Floor Camila Hotel 1, Tingnan Bayan sa Dipolo. It's a very beautiful Sunday morning, January 3, 2016. Feast of the Epiphany. Called Three Kings. Ato pang pinulungan, no? Three Kings. Pero Feast of the Epiphany. So, karong butaga, kauba na to sa itong opening salvo, ang mga opisyalis sa dakbayan, sa dapitan, nga gipanguluhan mismo ni Mayor Rosalina Alosfos Johnson. Dayon, pinaagi sa ato ang amigo sa kanunay nga way paglubad nga si Honorable Alimaglio B. Dagpin, konsihal sa dakbayan sa dapitan, o mga kaubangan ng mga opisyalis niini. Aron, masaya na sa nato ang mga kalambuan nga nahitabo, nahimo sa dakbayan sa dapitan, pinaagi sa ila ang pamunungan. So, hold on to your seats kay mag makisayong kita, pinaagi sa itong mabisita, karuntagan sa itong kapihan sa Dipolo. 2 hours public affairs program here in Dipolo City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Kini si Edith Pahintito mo, ngayon yung regular anchor at host sa Kapihan sa Dipolo, maging kauban na usapin niyo sunod sa duha katakna na tulumanon, ang tulumanon sa katauhan, tulumanon na itong tanan, matang Domingo na tanan, alas 9, nato sa alas 11 sa buntag, pinaagi sa DXDR 981 kung ingon man sa IFF 94.1. Live streaming kita all over the world. May buntag, Happy New Year sa atong mga viewers all over the world. Pinaagi sa atong live streaming www.rmdipolog.weebly.com. Lahat nakasabang at ato ang kapihan sa Dipolog. Dayon, uploading sa atong YouTube, matag Domingo na tanan, pinaagi sa atong anti-director na si Mr. Silbert Adiatico Dondoyano. Happy New Year, Silbert, ba si pamilya? Kang Mr. Tax Kilumba, Happy New Year, usap ka ba si pamilya? Simultaneous broadcast kita. Ngayon dito sa ito ang RNN Broadcast Center, tuwa dito si Daniel Won o si Mr. Roji Monera. Thank you so much, pinaagi sa usap sa station manager niini nga si Mr. Edgar Dagumo. To God be all the glory. 2016, it's another new year for Kapihan sa Dipolo. It will be a big challenge for us ahead. Pero ato kini paningkamutan nga sa kanunay mo padala kita, mo pakisayon kita, magpaapit kita magkasayuran alang sa ato mga katawhan dire sa atong lokalidad sa tibuok nasod o sa tibuok kalibutan. As far as our signal will go. So, ang Kapihan sa Dipolo, ang hinausap ka ninyong tanan na maayo ang inyong mga panglawas sa kanunay. Mintras na paabot kita sa itong mga bisita, gikan sa Dapayan, sa Dapitan, aningan na kung ito iabot na ito ang ato ang bisita, gikan sa Dapayan, sa Dapitan. Pwani siya, kanang ng early bird, no? Kauban sa iyang misis. So, kauban na nato din si Kunsihal Hasmin Amoy. It's not a girl, it's a boy. Usually, ang Hasmin is babae, no? Like, Kunsihal Hasmin Pinsoy, no? Like, siguro, ika ni sa bulak, may ako yung ulit na Jasmine, no? Mood ka ika bulak, no? Pero hindi ni siya bulak. Pwede siya, kanang sabi siya, paru-paru, awiyog. So, ato ni Mama ka mga kaubanan ni Honorable Jasmine or Jasmine mga pronounce Amoy, gikan sa dakbayan sa dapitan. While waiting for them, atong ipaabot sa pere ang atong mga panelist karong butaga sa kanunay, atong mga banggitan ng mga panelist, atong ipaabot rin, tinaabot ta nga, kung napamiliwin na mo, dali sa ato ang kapihan sa Dipolo, ay New Year karon no, ato ang lihingan, ang ato ang programa nga punctual kita o kada 100% nga present kita. Kay, karong bagong ito eh, mao kini ang
oras o panahon sa pagdahil. Okay? So, Konsehal Ruben Ligonio, I hope kung na-family mo yung nakadali sa itong kapiyan sa Dipolo, si Board Member Rodillo Boyle, si former Congressman Attorney Rosimir Matoy Barinaga, si Mr. Alfonso Pons Roda sa PIA, si Edgar Soranda, tapos si Julio Salgoria at CPA panelist sa Department of Trade and Industry. Kung kinsa pa'y wala na po matawa. Si Paul James Hocolan, paano to siya, kananakong liw. So, mientras ipabot na to at mga panelists, kung si Executive Assistant for Mr. Robert Pinsoy. So, ang hinapapunta nga, mag-inahinay na mo direong aginod, nagili aginod, mag-inahinay na mo natin sa ito ang kapihan sa Dipolog nga video sa Durisan First, ground floor, Kapil Hotel Wadid ng Bayan sa Dipolog. Sa dili pa kita, padayon sunahan, ako ang buot pasalamatan, tinasing-kasing na mo nga pasalamat nga to sa mga nihatag o unog mo na kong tabang sa itong defensive column sa ito ang Christmas party panagdait, no? Kauban sa itong kapihan sa Dipolog family. Ako ang buot pasalamatan, first and foremost, ang Labaw na Makandugalong, nga mo'y naghatag na ito sa kahigayunan sa mga iyong paglawas o iyong man sa ito ang sa itong talent, no, and skills na upad sa itong mga minans kinabuhi ay haron kita makaservisyo sa itong mga katawahan. So, sa ito ang panagdait Christmas party and program sa Kapiyan sa Dipolog kanyang December 27, 2015 dito ipaygayon sa Function Hall Camila Hotel 2 tingnan pa yan sa Dipolog. At ang pasalamatan sa kinasing-kasing si Governor Roberto Y. Uy, siyang nihatag nga lechon o ingon man katong gifts, no, nga atong gi tax, atong gi nakadaw, atong gi raffle draw. Dayon, ako po salamat ako sa si Congressman Rosindo Todoy Labadabad sa segundo distrito nga nihatag na to o fundador ng pabuog o lechon. Atong pasalamatan ang ato ang halangdon nga mayon sa Dakoyan, sa Lapitan, nga si Mayor Rosalina Alosos Johnson, inapunta nga po alit ko siya, no, para hinami usap na ito dili sa itong kapihan sa Dipolog ng Butaga. Dagan kayo salamat, pinaami usap ni Konsehal Alimarlo di Dagpin. Dagan salamat usap nga ito nga Board Member Romulo Muling Suliba sa iyang gifts nga atong i-raffle draw. Dayon kang Board Member Julius Napikit sa iyang tabang usap kang Board Member Romilio Boilis, yung red wine o yung rice, kang Councilor Ruben Ligurio sa iyang drinks, kang Vice Governor Senen Olvis Angeles sa iyang drinks, din sa paywan ako matawag, o si Mr. Robert Pinsoy sa iyang drinks usap, o kang Ariel o kang RD sa iyang panabang, ilang panabang o kang lady. So, kung God be all the glory, salamat kayo nga malapuson ang ato ang Christmas party sa Kapihan sa Dipolog last December 27. Itungha dito ang ato mga kawanan sa media, walay laing kulor, pula, puti, violet, itong, or yellow. Walay kulor pa dito, no? Dito si Nick Carbonell sa DXFL Nanda of Press Freedom. Dito si Michelle Bala sa PIC o DXFL. Dito si Pinky Rabino sa CIO of Energy FM. Ingon man si Emma Prima sa CIO, dito usap. Ngayon si Dante Sapion, dito usap ang President sa Sabuanga del Norte United Correspondents. Ngayon, atong mga panelist, si Paul James Hocolan, no? Dito usap si Julio Salaberria, itong mga panelist, itong mga crew sa Kapiyan sa Dipolog. Thank you, Lord. Salamat kayo kay nahilong successful ang ato ang panagdait sa itong kapihan sa Dipolog. So, ining tagtaa, ining mga panahon na ato ang pasalamatan ang itong mga sponsors na mo ay nagdalaw kinabuhin sa itong kapihan sa Dipolog matang Domingo na tanan, alas 9 nga to sa alas 11 ang tagna sa buntag. Datang salamat nga to kang sa Janus Marketing nga namalitya sa nilain ng mga spare parts sa inyong mga nagkadayang mga sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki,
Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, upat pa sa ubos lamang ang presyo. Ang Janus Matitig, ipanaintiyahan, ikani ABC President, Honorable Janus Yu, na nahimutan sa Quezon Avenue, ni Kapayan sa telepono, kung patawag ko sa telepono number 212-1148. Mako na ang Janus Matitig. Nagkasalamang sab na ito ang Honorable Senator Alvis Angeles, ang akong Vice Governor, Presiding Officer, sa sanguliang palaluwigan sa Samuang at Norte, na kanunay nagpaluyo sa atong kapihan sa Dipolog, ang Honorable Rosendo S. Labad-Labad, Congressman sa Kalistong sa Samuang at Norte, at ito ang Honorable Julius C. Wicket, Presiding Officer Pro Tem 4, sa sanguliang palaluwigan sa Samuang at Norte, at ito ang Honorable Romulo P. Sulibat, Chairman, Committee on Finance and Appropriation, sa Tulihang Palaluwigan sa Sabuang Adel Norte, lato sa JNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, fruit seedlings at a very reasonable price, fruit nursery na ibitang sa barangay Ligasan, Blanco, Sabuang Adel Norte, o kung man ang lumber yard, at ito sa dito sa barangay Ligasan, o kain ang branch diya sa barangay Galas ng Kapayan sa Dipolo. Ang JNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, ni Panagayahan, mismo ni Mr. and Mrs. Porterio ni si Sally. Nakasalamat na ito ang Attorney Rolando Enriquez Nieves, former provincial governor, na nagdala sa panalutihon na una sa tanan ang Diyos o ang katawahan. Nangudagan pagka-gobernador balik sa Republikan sa Sambuanga del Norte taong May 2016. Usap ko salamat na ito ang Engineer Gilbert Sinis Cruz, negosyante nga doon ay tingos na pagmahal sa mga kabos sa probinsya at tangin ang umaabot na natong kalamuan sa segundo distrito, Matur Padilla. Lumag na taga, dakpayan sa Dipolo, si Engineer Gilbert Sinis Cruz, nga mudagan sa pagka-kongresista sa segundo distrito ng Naluigan sa Sambuanga del Norte. Thank you so much na to sa National Grid Corporation of the Philippines na nagkalayon ni Limutanor o Kahoy o Labaw na ganunin mo tokot sa inyong mga balay at doon ilaw sa transmission lines aron makalikay sa disgrasya. Makini ang right of way policy sa ating GCP pinaagi sa Regional Corporate Communications Affairs Officer sa GCP na nagbabasi sa Iligan o Cagayan de Oro City na si Ma'am Elizabeth Lichay Nagaga. Stay safe, a message of concern from the National Grid Corporation of the Philippines. Ibubahan pa ba nilang tower dito sa Marawi, Lanao del Sur, at itong bispira sa Pasko, inakakontak, kaya wala naman kung matumba, yun pa ni Juan ni Lichay, inakakontak na. Kaya na-isolated ba na, inakakontak nga, makumpunin ni o madali-dali, aron din na kamo balik sa itong brownout na schedule. Kay saan man hindi nga mga daotan ng mga elemento, makamunahuna man dyan sila daotan. Nakapunta nga, because of the new year, magbago na po sila kinabuhin mo, hindi na po sila mamumba o tanaro, hindi po kita madamay tanan. So, i-report yun sa mga otoridad kung doon na mo'y namatindan ng mga daotan na dito, labi na sa itong mga tower lines, sa itong transmission lines, sa itong kurente. Nagkasalamat ko ito kami si Statividad P. Bayubay, CISO 6 OIC Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education, San Juan del Norte Division. Venice Arts and Garments, Access T-shirt printing, streamers, billboards, banners, rubber stamps, athletic, uniforms, etc. All that managed by Mr. and Mrs. Ben Ligados. Nagkasalamat ko sa abogado sa pag-iitan, abogado o konsihal sa Dakbayan sa Limpolo, Attorney General Jojo Dapikit, na kanunay nga magtimbaya kaninyo sa maayong paglawas o inaot nga kauban ka mo kanunay ang labaw makagagahon. Nagkasalamat ko sa abogado ka Mr. Joe Pisayas, Community Environment and Natural Resources Officer, sa DNRs at Isabel Lupolo City, Murat Pumalihin na Lisina o Office. Mr. Muhammad Asan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Dar Santa Isabel Lupolo City. Nato kang Honorable Ruben Bingonio, City Councilor sa Korean Convention sa Dakbayan sa Lupolo. Atong panilis, inaap mga bali na day, Honorable Romilio D. Lee, Board Member, Sika District sa Buwaga del Norte, President sa Regional Board Members League of the Philippines, panilis sa Kapiyak sa Lupolo. O daghang salamat na ito ka Mrs. Milagros A. Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Na ito ka Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland,
Nato kang Lady Aretha, senior nurse sa King Fahad Medical City, Riyadh Kingdom, Saudi. Kingdom of Saudi Arabia, o ilang atong greetings sa pagkutoy na ito kang Mr. and Mrs. Rod, Rudy and Erlinda, Realiza nuna sa New York City, na nag-monitor para sa ito ang live streaming, o si Mr. and Mrs. Vicente and Monena Changson sa New Jersey, USA. Takiya sa Monena's Pension House sa Lakbayan, sa Lapitan, at sa Boulevard. So, ato yung parisin niya pag-iabot sa ato ang panelist na si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Happy New Year, sir. God bless you. Good morning. Happy New Year po. Okay, thank you so much. Dayon dili kita maglangat kay ani naman ang atong mga uban nga mga bisita mientras kapabot kita sa mga kauban ni Kunsyal Alimarlo Bilagri. First come, first serve. Ato yung kalis niya pag-iabot sa Kutsia, sa Dapayan, sa Lapitan. This is his first time to be with us, but definitely not the last time, I hope, no? Si Honorable Hasmin Amoy, sa Dapayan, sa Lapitan. Good morning, sir. Umaabot na, Kutsial. Ako na lang yung Kutsial, harang nagaling, no? Kutsial, sa Dapayan, sa Lapitan, umaabot, Honorable Hasmin Amoy. Good morning, sir, and welcome to Kabihan sa Dipolo. Good morning, po. Mayong Pasko, mabungahong bagong buong yung pasong tanan. Good morning, po. Congressman Matoy. Mag-ibig. Thank you, po, sa pag-ibitar. Murat, doon naman mo ni kay di pa man po siya, pero di tawag naman po niya mag-ibig na po siya. Thank you po kayo kay naka-appeal ko ang kapihan sa Dipolo for the first time. Although I am an avid listener, pero tamat na ligos pagpaminaw. Ang ako panginaot lang magpadayon ang kapihan sa Dipolo hangtod sa iyan ng Ghana. Thank you po. Thank you so much. Ano na nakamaminaw karon appeal na dito sa itong programa. And we are very much happy that you are with us today. And of course, ang ato aning pinalanggang na amigo sa kanunay na Waipag Lubad. Lubad pa ang sing-sing sa muros. Hindi lang kini ato ang amigo nga si Honorable Alimarlo B. Dagpin. Good morning to you, amigo. And Happy New Year. Happy New Year, dear Ted. Ingon man sa ato ang sa mga panelist, for the former congressman, Matoy Barinaga, Pat, sa ulang mong karuban. Apan labi na sa ato mga pinalagang paminaw sa Durak, Dakbayan, sa Dipolo, Kapitan, o inuman sa tanan ng mga katawan na mabot ng mga Sibiyan. Mayong buntag, o nang hinaot ako, nakita sa Kambiskay sa Panlawas, o anak mo sa paglaong para sa pag-welcome sa Tibuok Tuig 2016. Kapuno sa paglaong, kalipay, gugma, o kamadagayaon sa kinabuhi. Thank you so much. Dayon, ako na itong invite ko na si former councilor o karong commissive officer Apol Maray Agolong Turo. Busy ka iyang life ko. Agapili mo na yung Maray Turo. Atong paabot ng si Mayor, no? Ako siya, Alimarlo. Hinakotota nga madayon si Mayor Salina Alosos Johnson karong sa itong kapihan sa Dipolo. Ato yung college staff ang pag-iabot dili sa ato ang manager sa Philippine Information Agency na si Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning, Pons, and Happy New Year to you. Good morning. Happy New Year. Pons, yes. May mga nga ito. Salamat po. Happy greeting, everyone. Pag-alang sa ato ba sa akin, hindi ko minaw. May mga tayo. Kung ano yung regret ay kita, pati mo ko na manita, tuloy mong gift ko sa exchange gift ninyong duma. Absent po ni siya doon, si Romato, yun ang madawat niya ang gift, no? Muna, doon ang gift ko, ito na siya manito. Muna siya yung manito, makikita ko yung manito. Manita, ah, manita. So, wait, pang captain na pro, ako na yung top 2 book ka. Doon ang book ko yung family sa you miss one third of your life. May not be there.
Okay, dito sa babag kita sa paghiabot sa atong uban ng mga bisita, ibutar ko sa pinagi ni Konsehal Alimario Dapin. We'll start the ball rolling. First off, with ano, Sir Dr. Please, do the honors. Jadi Pandit, ako na kita, no? Nagalan sa itong mga guest karon, wako, hindi pa na tayo ordinary, nakita ni incoming Chancellor, Asmin. Gusto na rin pa inyo, Jasmine, wala ko kumain, no? Huwag ka po na yung kuha na ako ko. Ganun nga, Jasmine, o Jasmine ba, no? Hindi na siya bulak, bulog ko ng pagtas. Chancellor, Alimario, no? Alimario. Wala ko something, hindi kayo pero sa maraming. I think, gali rin, hindi na ito mo yung time ko. Kaya, ganun na nga lang, ayun mo na. Di ba kaya niya kayo na pinario, pero usually, traditional link yung ato best. Okay. Sir Hasmin, kay too much curiosity kan kay akap. May buntag na itong tanan. Usbo na ako, no? May buntag na itong tanan. Sa unang panahon, kining Hasmin nga something very unique. Nga, akong nanay, akong nanay nga si Jacinta Sapanta Amoy nagpabunyag sa iyang ikaunong na anak kaya dito kami nagpuyo sa bukid sa Putungan sa unang panahon pag ilig diri sa dapitan dito sa dapitan ang pari anto si Father Baliares nung mapara rin siya Father sa may ingalan ako sa akong anak. Si Father Baliares po, di mo lang po dahil nga, Jasmine, without asking kung babae ba o lalaki. So, isuwat na yun sa akuan, sa sekretaryo, nga ang alan, Jasmine. So, nahita po nga, ang akong alan, sa munya, Jasmine yun. So, mo kini ako, kuan lang kay original name. Kay, sabi ninyo, no, ako mo, kuan na, bata ka man ko. I'm only 71 years old. You do not look your age, ha? I might not look my age, pero kurang 17 pa ko. Yes, sir. Usually, so long time, no? 71 naman na ito yung kami ko siya. Karang ask me, kung wala na ako sa almanaki, ginanda ka doon na kayo second day. Kito ha, sa kong paling, kurang mag-kutsyal ko siya. Ano yung mga counterpart sa pagpunta mo sa Bicol? Ako ang counselor rin, di ba siya? As you can see, sir. Diyosawa? Okay. Kung siya ang halimbalo lang? Sa kuha namang bahay din. Ako mo ay kuhan, the eldest among the siblings of four. Sa ako ang mama at papa. Makaingon ko na I was the product of their love. O kanaga, tingali. O, tumuro naman yun. O tingali nga, gisunod yun ko sa combination sa duha nila kakanan. Ang akong papa, Alejandro, manang Ali. Ang akong mama, Maria Lolita, manang Marlo. Pero masagaran lang eh, mamistaken ang ako ang kanan ng babae. O sa akin, mamiss, naging Marlo lang ikaw. Ang pensa mo. Aktibo ka ayo na promote sa tourism kay organize center tourism no dili sa tourism sa mga dito because it is the shrine city
Then, ang ato ang National Bureau na si Dr. Jose Rizal, ihap i-exile sa panahon sa mandat sila. So, sa may kapaguhan sa atong pag-celebrar sa Rizal Day last December 30, dito sa nagbayan sa Dapitan, binahari sa inyong pamunuhan, inyong leadership, no? Kung siya may Marlo. Sa may kapaguhan, wala ba iyon nga? Kanang mura di pa ako, munutunos na kayo na mag-offer ra o flowers, and then mag-program na ana, then your guest, it's a guest of horror. Mura, simple ba lang na, bakit natin ito masilipay ko kung sa ka-importante, kung sa relevance sa pagsaulog sa Rizal Day. Kung ilan sa Japan? Ako yung nasa sige, kaunan, si Sir Asmin Amoy. Yes, ma'am. Kaming celebration sa Martyr Row ng Dr. Rizal, brady, sige din din nga di-celebrar kada December 30. O sa ato na hinumduman, ever since kamay pa ko in early 50s, kami nga gikan sa bukit, anak kaming dapitan, para lang mag-celebrar sa Martyr Row ni Dr. Rizal. Kung gani at yung mga panahon na, wala pa'y maayong tulay ang Bakting Bridge o katong gamay na tulay dito pa doon sa party. Ang tulay ato sa una, binugsok lang ang lubi. Pero karon kongkrito na kaayo ang tulay. O nga, ito simple na kaayo ang pagselebrar sa Rizal Smart Urban 119 Gayunit Bundolano, a product of Kapitan, o karoon mo ay presiding judge sa branch 9 na siguro sa RPC. O nga, although we have that simple but fitting celebration, ano pong nabako ang ato na kanang itawag o museo ni Virisal sa Kapitan na naay bronze mural na bitaon sa iyang pasad. Kaya, makainom din niya, bago ang naroon sa Nasalswai. Kung mahimo, manaputa sa Dapitan para atong tanaw na ang atong mahitabo. Bago kayo na ang parte sa Rizal sa Dapitan, gumikan kayo, giaibahan kami sa National Historical Commission. Ito simple lang kayo ang ano na celebration. Ipinibanan sa Order of the Knights of Rizal, wherein ako mo ay immediate past president o chapter commander, pagkining akong tupad na sa Honorable Halimano Bartin, ano sa present chapter commander of the Order of the Knights of Rizal sa Dapitan. Yeah, mga bigati, pwede din mga Knights of Rizal commander rin itong mga kwader. Kita mo yung mga alipores, aliro. Sige, siya lang mga dupis. Well, una sa tanan, probably nothing has significantly changed in the observance of the Rizal Day celebration para sa Dapitan nga, no? It is the exclusive mandate of the National Historical Commission of the Philippines, NHCP, kaming pag-observe sa Rizal Day. So, dili ko kapagilabot ang local government unit, ana. And as per instruction, kinahanglan lang, it was a modest yet a solemn observance of Rizal Day. So, simply lang, ang ilang gihimo is there was a volley of shots at exactly 7 o'clock and then naay mensahe itong atura na guest of honor in the person of RTC Judge Jose Rene Dundoyano. Pagkakong panato, sunod ayon ang simple replay. And what was important and really that struck me in this year's observance of Rizal Day, it was for the first time na ang anong mahimong guest of honor is really in Lumbad na Pitanon, who hails from the Pitan and who really rose from the rubbish. Ito medyo nakarelate ko and I was really sentimental in my closing part. Kay nakita na ko na si Judge Rene Dundoyano was a son of a tenant
nasa Sindayan, barangay Sindayan. And he finished his college as a working student at the varsity. So, manangin ko nga kung may yung tao affluence, medyo ihikaw din sa iyahan, sa iyahang pamilya. Apan despite the fact, it never had been a hindrance for him. Manangin ko nga, tingali, this is the most significant nga occasion din na padayag yun ang mensahe. Nga, poverty is not a barrier to success. Muna siya ako nakita na kalahian sa observance sa Rizal Day. Dayon, ikaduha, nakita ko na ako na ilahagot yung punting na native yun na kapitanon para ang kapitan manggod, diha yung spend the Rizal ang 4 productive years. Muna ganing ko nga, kung naamang ganing mga tao na din sa Pilipinas, mga Pilipino for that matter, na mag-crusade for Rizal idealism and aspirations, it should be the Dapitanon. Ganun man, sila man ang direkta na kabinipisyo sa legacy ni Dr. Jose Rizal. Muna nga yung tingali ko, Tanang Dapitanon should advocate a forerunner of Rizal's crusade for nationalism, idealism, and as well as aspiration as a country and as a people. Muna siya ay nakalahi sa pag-observa ang karoon sa Rizal din. Medyo sentimental yun para na natin. Okay, before ko muta na Sir Matoy, hindi acknowledge ang atong kaubad rin, kaya wapaman natong alista rin. Malihom daw. Good morning, ma'am, sir. I'm Mr. Jose Dario Patilano from the office of the COVID Spots and Federal Councils. Good morning. Okay, good morning. Tapi good morning. Kung kahit bang sinong ngalan, sir. Okay, pero kayo lang ako. Nandating mo, sir. Okay, so, sir, Martin, please. Nakapit lang kami yung mind sa Rizal Dural, no? Muna kita ako, ako nakita dito na. Itong mga moral na tao, anong inform na lang ito, no? Walang kay substance, celebration sa Rizal. Kaya kung nakita, betraying, tayon, usahay si Rizal mo rin makalimta na. Arang-arang ito sa nung panahon, kaya si Rizal, makita mo nung nga, nasa plaza, all plazas doon ay Rizal. Commercial niyo mo, si Rizal nasa Pusporo, nasa kanyang gas, di ba? Makaroon, nangawala naman eh, kung ano may Pusporo at ako ito ay gas. So, I mean, bisa ka itong ginagawa yung utang, kayo na po na nangyapon si Rizal. So, huwag na magbantay, Rizal will become irrelevant, no? At yung mga national heroes. Ang ako na magtiklan dito, tingali, one of the thing na ito, sort of suggestion, no? Kaya tapitan man. Kaya ito, kung ito hapag ka ng mga old films, ito ang bahay ni Rizal. Pwede ito, pwede na ito na iba. Salida, before the results day, kung ito ako, public salida na magkaroon ba ko ilustrado si Rizal. Pero kung okay, si Rizal ka itong ikuha ka ito sa lapitan mismo si Martinez, no? Doctor? Journalist. Ito ka si Sir Stano. Before that, ito kung okay, si Delmar. If you can have all yes, these claims before the series, before the results day, kung ito tingali nga, sige natin pagkot sa plaza nila, salida, ito mindset yung people, para pag discussion mo, kinsa si Rizal, puro na sige mo lang na kinsa si Rizal, di ba? Okay, ang atong guest speaker sa hay, local research, historical research, no? Pag istorya niya na, kasi mag-ngaraman mag- tayo, nag-agrupin sa sige sa hay. So, at bakit? Okay, makita ko kami mo lang, para yung tayo sa tennis. Before sa open sa Australia, sige na lang, ipagawa ko muna previous anak, no? O sa boxing outside. No? Sige na lang, ipagawa ko na pag pagkakot na kay Max. Ang tao, kaya ko naman na ako, eh. Sort of like that, although that is just a suggestion. Kaya ako mismo, I like to make correction. Okay, katong bago ko rin, si Miral, diba? Pasyon. Puro ma-escape na ito, eh. Kaya niya naman tayo sa Star Wars. Ang mga eskinalis niya. Ang hindi ko na, Sir Matoy, if I may, back to you, no? Katubang sa liga nga, General Luna, di ba doon ay nangutana dito na viral ganin nga, ano po na si Binago Mabini, narapuging ko, pinagpuging ko. So, ano siya kapalitin? Namukulipulio. Oo.
Pagkasi ko malunga nung narakunugin ko sa ordinaryo makinig. Dahil na entire na film ba, na portrait. So, kasi ko malungog na puli yun na addicted na isin at ordinaryo makinig. So, definitely, ato mga young generations, wala na kapalo kung sa kayo ato, kung sa ugin tayo ato mga bayani sa atong nasod. Unlike sa ubang nasod na hindi lang yung ayaw pa ay pagkuhan sa mga story group. Yes, ako sir, maestro ko, hindi na ko balintan sa akong mga sublante pagtudlo kung unsa ng sublime para dito. Kasi Mabini was a victim of polio. Mga kitawag na siya sublime paralytic, mga sige lang siya ang lingkod. Pero unaware ang mga sublante na ito, tingali doon ako sa iyo ang mga magtutudlo sa social studies history sa atong mga eskulahan na wala na nila matunghatanin emphasis ang pagka-paralitik ni atong hero na si Apolinario Mabini. Tingali, it's a time also na tagaan o pagtagaan ang other heroes sa pagtunggo nila sa atong mga eskulahan. Yes, sir. Your teachers were born before 1950s, before 1960, can relate, no? But the present generation, mga maestra ko, mga bago na po, mga patanon, wala na na nila, no? Kahit wala naman sila sa gadget, no? Ano sila sa, sa iPhone, ano sila tanahin. So, puro tingali, anyway, that is up to the Department of Education. So how did they get, you know, relate ito ng mga heroes? It's up to them, rather than sige lang kaga-insula, K-2 words, so what I have yung mga building halatanan, mga bago, ang mga karaan na, well, we should identify ourselves as Filipinos, no, na kinanglanan, our freedom, because our heroes died for us, pero kuran, napaling ka naman ako. Okay, before we proceed, no, further, atong i-acknowledge sa atong panelist nga ni absent sa itong party. Absent, yes. O, mga nga, inaway na ko pa kayo kanin niya. Gagan na kanin siya pinatuin ako. Mapit na dyan, mapit na. Let's go, sa ronda. Good morning, Happy New Year. Good morning. Okay, sorry for the look. Okay, kita patah lah. Sini kan jatuh. Itu menurutkan respect untuk holidays, no? So, sa party, nasa kay Luna kay importante na workshop na dia pinamating ng Adlawa. Nanti na kung may ito, nakalimot na siya. Okay, but anyways, welcome to Dr. Gumbo at sa mga pangalang kapihan sa Dito. And Happy New Year! The first video is to put this screen. Happy Three Kings! Kailan mo ayun ang Christmas celebration? Okay, so welcome once again. Okay, thank you so much. Ginatong kapihan sa Ripolo kay Kiki Moro Suta. Anihan mo sa kaoba na ito. Ang ato ang OGT na panelis, si Secretary Assistant for Office of the Provincial Governor, Mr. Robert Binsoy. Good morning, sir, and Happy New Year. Good morning, Ma'am Dave. Kami sa itong mga kaoba din sa anin ko itong programa kapihan sa Ripolo. Kami na sa itong mga guest na Butaka sa Lungso at Aben sa Rapitan. Pinanguluan ni Consel Limardo Laki Sunduri. Dito si Alamo yun. Katokay mo sa inyo, di para si Consel Kasri. Ah, okay, yes. Kuyo ni Kalan. So, lindot. O, si Mayor, kaming ba? So, sa itong mga sulit di ko minaw, mag-good na, Happy New Year ka na Thank you so much, Sir Robert Pinsoy. Any other question? Okay, akong nabulabuhan sa question is si Consihal Alimardo Lupin. Okay, sige siya natin. Okay. Consihal, ikaw pa man karoon ng Consihal namin eh. Kapag si Mayor. Wala kita na upang wala na. Kaya yun, makatupag siguro naman po na makatupag siya. Because you are doing your job. Kaya kung bilin na po ka, kahit mo sa inyo, trabaho mo niya, isip, kung siya sa kapal sa Dapitan, definitely, huwag po kanila gibutaran, di ba? Especially so, nga kami na ang election po ho. So, lihat na po makita ang tatal kung ang ngayon ba po ka i-re-elect. No? Kaya naramay ato ang suntugin. Okay, so, kung siya, Alimario Dapitan,
kumusta ang konsiyo sa Dakbayan sa Dapitan sa pagpanday niyo mga balaod nunya sa Dakbayan sa Dapitan alang sa kalambuan o kaayuhan sa atong mga katauhan sa Dakbayan sa Dapitan. Highlights please. Well, nandun kayo ni nga opening question kay Himumutisbutan dahil sa atong performance sa konsiyo sa Dakbayan as a collegial legislative body. Actually, for this year, we are so proud that for being partnered the best or the top performing Sangguniang in the province. In fact, I was here at last the outstanding Sangguniang Panglungsod. Oh, okay, congratulations! Taon, tingali that season doon. Pagkauman na na, we were late to represent in the region. Fortunately, there was the kabilang labo ng Indurso, and now we're vying for the title as the outstanding Sangguniang for the entire country for 2015. So hopefully, wala pa bang good ang judgment day, wala pa resulta. So we're crossing our fingers and hoping na punta. Bisan man lang, bigyan natin nga tamay mong outstanding, at least na yung tang finalist. Vying for the title Outstanding Sangguniang in the country. So, bago kayo ng garbo, tingali, tingali sa mga lingkod, kasatangang mga miyembro sa konseyo, kundili sa katawahan na among representahan. Eh, at least, papakita na mo, na tuning ilahang dipili mga konseyo na kinukulong nila dyan sa posisyon, wala nagkatulong, wala nagpasagat nila sa ilang trabaho. We are doing our part, and that is why, tingali, nakainunta, o maghihimutan na nahimutagulan ang chance as the outstanding Sangguniang in the province of Sambuan at El Norte and now one of the finalists for the outstanding Sangguniang Panglungsod for the entire country. So, hindi na makatanong kung sa'yo ka pasigunda ini sa outstanding leaders natin. This is initiated by the Department of Interior and Local Government in close coordination with the Indian Councilors of the buildings. So, mauna siya na nakainom na, I think the result and the reputation will say it wrong. Okay, thank you so much. So, balong kayo nang bisita na ron, yun kayo katabihan at to, karoon pa may nakibalaw na finalist, no? Buying for the most outstanding legislative body sa regional level. Mana sa regional. National na. Wow. Congratulations sa ang atong order padayon. Si Sir Matoy. Congratulations, no? I know you're just about me awarded as the outstanding Panglungsod in the country. Paano yun yung kunsya? Can you at least tell us three major achievements of the country. Three, in terms of legislation, legislation which affects the entire population, inclusive effect of your legislation. That is more or less three. First, we should start with the legislative process. For this year, the entire administration, since we sat down as member of the city council, we were able to computerize the legislative processes, meaning we were able to get a comprehensive legislative tracking system that will monitor every actions of Sangguniang, right from the proposal to the referral, the second reading, up to the third and final reading, and bisan sa mga researchers, sa mga existing, mga already adopted organizations and resolutions, we were able to do that. In short, we were able to cut the time by almost half, probably, in this system process. So muna ngayon do, the Sangguniang now, as a individual body, is working very, very efficiently. On the enactments ng aside na lang, lately we were able to adopt the establishment of the local
enterprise, or economic office. We call that local economic enterprise office, LEEO, that will be making charge for all the operations and functions of the city relating to business. Why? Ganong main namo ning nauna-unaan, of course, this is principally authored by my colleague, Sir Domestasio, with all our support. Aming nakita na ang subat sa Dapitan, isip ko sa kagamay na subat, is largely dependent on its IRA, or the internal revenue or gamay ra tayo ang anong local income. That is why we were looking for means na ma-increase nato ang local collection so that more services can be added to the frontline services that we are providing right now. So muna nga, muna isa sa ato ang nagkako, kayo nga kanamuran natong tanaw para sa kayuhan sa ato ang kanyang mga constituent. Ikanawa, we intensified our livelihood program by promoting agriculture, particularly in the barrios, in the hinterlands. We started this program with our administration, and with the short span of time, nakita na namo ang immense development in terms of economic upliftment sa mga tao sa barangay. Sa pagsugod namo sa paglingkod sa administrasyon in 2013, nakita namo ang tatag kayo maglinya para mga bulaya dito sa City Hall. But after we were able to launch this livelihood program in the barangay, na-reduce significantly ang number, which simply means, nabot-pasabot, hindi na sila kinahanglang mangimpilyo pa sa gobyerno, pinaari sa casual employment. By the way, ato kayong putlumsa, para kanalig sa itong pagkabot sa akong taudan, sa unang sa konseyo, sa pagbatan o apan maantigo o kukuhan sa konseyal, konseyal Jim Bochan. So, pag-aaroon ka. So, ginoon ang mong nakita na major na kalambuan na among na-introduce dyan sa konsilo that we can consider as encompassing and inclusive. Ganun man, naglang pagigit pag-ilis sa mga atong mga yano ng mga mamumuo o mag-uuma dyan sa barangayan. Sa pagkakaroon, makaingon ganit may nga kung watay kwarta, mas kwartahan pa naman ang mag-uuma. Ganun man, naaamon yung sinap ng mga ako. Ngayon, karoon, ako mamuhunong o pangita o pamaagi para adunay ikabaluan sa ilahang produkto. Wala yung referring to the primary product na o prevailing in the pitan, which is the kasaba. Kasaba and naapod siya ay corn. So right now, we're enjoying full support from the Department of Agriculture, and we thank the national and regional agencies for that. Tayo, karon ano pong i-explore na po, kining sa site sa ato ang pangingisda. Kaya usap ko ni sa mga main source and livelihood sa ato ang mga kinsunan na nasa kababayitan. Firstly, we have intensified ato ang kampanya against illegal fishing. Kaya na ato ang itanaw, kaya kung pasandaw na ito ng mga illegal fishers to fish indiscriminately para sa ato ang municipal waters sa nagbayan sa Dapitan, magkaluluoy kayo na ito ang gagawin mga inista. Hindi kita makatugot ni Ana. Kaya nga naman, kung ato kanyang tugutan o buwa kita himuon dyan sa wanan sa konsiyo, magkaingon kita na apil kita sa nagtugnod niining ato ang mga yanong mga inista. Anong tutunod sila o ang ilang pamilya? Now, kami, wa kami magpasagad ni Ana mo nang we're doing all our efforts. In fact, we're tapping all the agencies of the government to help us out because this is not a kasarangan na initiative. Kaya, if you try to launch this program, it has to be intensive and you definitely you will be encountering large-scale mga big-time mga
tao din eh. So, possibly, mga bangka ang mga si prominent personalities diha sa katiliban na nagpasiunda ang mga ideologism. Panangingon ko nga, we will tap into that decline and we will intensify our local community based on security to help us catch all these illegal issues. So far, tinilang tingali sa anak ko ang isaysay kahit ang pamungkod ang akong kauban at tumuntang siya o sa iyahan na dugang paambit ugun sa mga itong mga kalambuhan significantly that had help uplift the economic situation of our constituents in the city of Davao. Thank you so much na Pansihan Alibayo ng team. O magpasalamat yung down siya na inihabot rin ang utabang niya sa pagpasabot, no? Kabahin na sa kundiyo sa Lamayan sa Dapitan, si Gonzal Jimmy Jimboy Chan, no? Kinakusgan ng anak ni Kanhi Vice Mayor sa Lamayan sa Dapitan, Matri Jim Chan. Good morning to you, sir, and welcome back to Kapihan sa Nipolo. Thank you, magsalamat, Ma'am Duk. Ayong punta, kung happy new year sa ato ang kaoban din, ato ang din sa College of Law, ato ni Rosalier Matoy Balinaga, sa Edgar, sa Binsoy, ayon si akong mga kaoban din sa Consular Limayo Dagpin, ani apod ang akong gulong tupalay, si Karin Matilano o si Sir Hasbin Amon. Sa atong mga shooting din paminaw, both sa radio o kay Billy, murag live man ta sa internet, no? Itong mga viewers, maayong punta kung napinginiyan ka na itong tanan. Siguro, nandunod na po pagkabunti din sa Tamila, nakadungog mong gusto na pumunta ng ditupo sa ito ang din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University. Ang muling pagkatigulang, din si Ayrton Lamato ng Galeraga. Ang buhok ko ay nagkaputi, pero ang ito ay nagkaputi. Iman na yung makakaliyong man. Anyway, dugang mas gandaan po sa ito ang kauban ng sinisara yung mga ito. Pinapinig nyo ang ato din aling na maayo mga tanong, kanigin ito ang mga constituent sa mga barangay. Kasi sila yung mismo ay nakabatid sa mga kausapan sa ilang hinabuhi. Kani isa sa among nakita o na-observe, kani kato magpupuli ng lingkod, isip member sa konsipo, isa rin ba yan sa lapitan, hapit kadaadlaw lang natin mag-apply na mong good. Mga ayaw, isang 5 days lang, 3 days, 15 days, para gigintawan, para yung taon sa ilang kaon, para sa ilang pinabuhi. Pero karon significant tutor ang pagdudo sa mga apply na mo, labi na po itong particularmente sa Asinero, Asinamon, Sigayan, tungod kay sila, dilugmag na bigyan niya, tungod po sa ayuda sa ito ang NGO. Grabe, intensive kayo ng itong kumpanya dito sa agrikultura. Kaya nagtagsa na hapit ang taga-barangay o tractor. So, tumalintig yung dogma dito, kaya ato ang kasama production, abot na sa Manila, Cebu. Naano ganit kay order, pinato atong order dali konsulta sa Malaysia. Pinato ka, kung ano di ba lang nato yung mamas. Naano tayo, naraging nagsaan nato sa Dapitan, ng mga order sila o 5,000, patong 50,000 a week, patong mga ginaganon sa production. Muna nga, karon padayon din hapon ng ato ang pagpadayon sa agrikultura. Ngayon man sa turismo, kanay sundan din ni Consul Limardo, ang mga tao karon di namin kaya kahagitan. Tungod sa mga bisikat na din kayo napitan, Luzon, Visayas, Mindanao, International at mga bisita. O ngayon man na tungod din ang bisita, ang seguridad po at ato pong increase. Yan pasalamat na sa itong pagpapunod pero si Chief Eddie Legamara, nga nag-coordinate siya sa City Council, yung man sa ito ang Chief Executive, si Mayor Rosalina Jesus, sa iyang mga strategy at siya on pag-prevent, lagi pala makita niya ang isang mga pamahalang katayangan para ang responde sa pulis, yun man, pag-ikay sa kriminalidad, sa iyo pa, pabantayan na. Nagkalain na yung programa nun, atong tagsa-tagsa, ang ulang na din yung tagsa-ka, ang ilong auras na itong kapihan, ngayon tungkol nga, kami sa dilim, nagpapuli yung mga konsihalis sa kandungilabay ng eleksyon, kailangan mong gabing na aming tagsa-tagsa kapasanin ng mga programa. Ako, ang na-assign sa PUA, ang isip ko sa kanwes, ang chairmanship sa Committee on Health and Sanitation, o sa Youth and Sports Development. Yani, isa po sa ato ang ipasigan po, naanan tayo na yung mga youth development council sa Dapitan sa Dapitan, legislative enactment sa pagbunang pag-insult sa Dapitan. Yun man, karoon, ipanday na mo ni Consul Romayo, pinisip siya po member sa Committee on Youth and Sports Development, ang Sports Development Council.
dilin ang tanan ng mga sports organization, sports activity o channel dito sa Atuang Sports Development Council. So, karon ako nakita tanan ng mga konsehales nga naipumitiba ang agriculture, ang sa elderly, ang sa health, ang sa livelihood. Very busy kayo sa ila ang mga activity to support also our chief executive, Honorable Rosalina Jesus. So, gusto ko lang natin mag-mention ang operation nato sa Persons with Disabilities Office. It is now an office there sa city, although napatay ka po lang sa staffing pattern. Because kung saan, kung saan yung natin yung mga ipakita na doon ang hatag na doon magtagal sa ato ang mga kaigsulan na doon yung kabilinggan or physical challenge ng mga residente sa Dapitan. Sa Dapitan. So, kung saan yung tawag na administration with a heart, tayo kasing-kasing. Silingan na sa service with a heart. Okay. Yes, sir. Sa Amway. Ito mo na lang. Sa wala pa kumupayan yung certificate of candidacy. Ako mo postahin sa Dapit na Pintan, Office of the Senior Citizens Affairs. Ngayon, sa pagkakaroon, naanad magigoan ang doon ako yung hiling sa silingan ng mga minuras. Right, for example, sa Dapit ako sa Dapit, ahin mo kong maestro, school principal, head teacher, principal, supervisor, kung nakamugna ko ang buha ka eskwilahan. Ang Talisay Elementary School, kung ka ng Dakap National High School, at suportado dito sa mga high schools. Pero, nga naanap ko sa naagipot, naagipot ko ang General Manager sa Water District, na-improve po na ko ang atong water system sa Dakitan. Pero, na dihak ko sa Office of the Senior Citizen Affairs, nakapatutok to Senior Citizens Affairs Center na inayugahan po ko sa atong Congressman Boyd Halosos, itagahan ko 2 million para sa Osaka edifisyon para sa atong mga senior citizen. Kaya nga na, sa pagkakaroon, daghan na kayo po ang mga butang na nahino namon tunod kay ang mga Halosos na suportan mo namon na po yung mga. Thank you so much, Sir Amoy. So, tara, ito si Sir Matoy, and then, Supervisor Matoy si Sir Robert Binsoy. At ako na, atong patihugong ko si, ang spokesperson ni Congressman Boyd Halosos na si Mr. Jose Gary Patilano, kay hapit na mahugong kung ininom kong tubig, no? Patihugong dito, no? After the questions of Sir Matoy and Sir Robert Binsoy. Go ahead, Sir Matoy, please. Dito sa mga statement ni Councilor Jim Boy Chan, no? The future, 2 years from now, kami na rin. Mukha, malingin ako. Diswerte ko ako, right to see. Kasi, sa mga statement. Hindi na istorya, ha? Oo, hindi na istorya. Ang problem sa GRI issue is nag-August na natin pa, no? So, it will be to January for the second set. Ako nakita na mura ko ang tulog ka ng mga nila na which has meaning to the people's life. Ang mga is the creation of the local economic enterprise office that about fishing, that about sports. These are very relevant to kita. Pagkita sa sports, we prepare the sports facilities. The only thing is in promotion, so that if you know this news, saya ayaw na, ito ang ikap nila ang pinagang. Actually, we have all the sports. Pero I'm more interested in the economic enterprise. The emphasis is agriculture. Now, you may remember during the time of Marco, there was a green revolution. The revolution was successful as far as production is concerned. But when it comes to the market, the pain, why? Because of the so-called law of supply and demand. For instance, in Africa, okay, everybody is producing tomato or banana. Okay. Now, where is the market? Is the Pintan can absorb all of the products that our farmers
Otherwise, if we are not careful with this, next time, the mga farmers will not plant in the world. We have a product like the East Korea, one of us which has a national market, is the cassava. This has been proposed to us several times in Congress. In fact, there was a professor of UP told me that in Peru, we can make the cassava, the whole area of some market in Peru, and we call that a highway of cassava. Another one, because sa Senegal, he said, there is a market in that. Pero ano man ang mga tao, hindi tayo magplant o kasama. Because they're not worrying on the sustainability of the market. Pero kung ito na Malaysia, sinipalit. You should be aware of Malaysia, that businessman. The moment that ka nakakain product sa kasama, it will lower the price. So ang presyo sa kasama niya, patulang na lang sa pamantod na sa panayo. So, ang ako lang concern is the local product, because this is very important, and the council for having come up with this. And so, some of the suggestions are, when you're in this case, you can have scholarships at USA, you know, in order that you can have a market of your product, for the local, for instance, yeah, Cebu Wars, Cebu as well. So, concerning your other product, we're going to get a bit of it now. Who will contact the local businessman or the Kinan Gamisa, for instance, tomato? Because if you do land, there is a tola. So we have the product of tomato. And then we're going to land sila. So you can make a change. We're going to have a Rajna or the secretary of Manyo. So we can have a secretary in Tahay. So that is just a sort of suggestion. And then, interested in this detail, what our decision will be made. Which we should congratulate the Council of the Bhutan City for having properties. Okay, thank you, Sir Nato, for that concern, no? Marketing aspect. No? So, Robert, please say, mga tanong, please. Yes, una, I'm happy with the performance as reported by Council Pepin and Council Chan, which are very instrumental in making the Pinan City progress and prosper. Question ako to siya for the two councilors. First, itong kabahin sa creation of the Office of the Interlaken Enterprise, which I appreciate because that is really the thrust of the DIRG for local government units. Nakapalit ko ang mekanismo for fast and easy accommodation of potential investors, and how open is the Bintan City when it comes to potential investments. Wala pa'y so-called protectionist attitude which is existing in other cities na developing pa. And then second, question ako, you have created also the Office of the Persons with Disabilities, or the POSCA, Abidaw. Kumusta ang ato ang staffing patterns when it comes to the ratio of personnel versus operations limitation? Personnel limitation, okay pa ba ito ang panudlanan o matong budget sa Abidaw? Okay. Concerning Imaro Gaspin, o si Concerning Jimbo Chan? Okay, good question. At least kita kita naging possible kining disadvantage at kung manangitan kung exist ang ditawag na ito attitude of protectionism to protect the interest of the collectively against the interest of the many. So definitely I think it will not happen because basically ang atuan natin Julia sa Takayan sa Kapitan, we always embrace all prospective investors. Nevertheless, these investment opportunities are not covered by the so-called local enterprise, economic enterprise office. By ang atuan, the mission natin sa local economic enterprise office is all the businesses that will handle run operated by the local government in its proprietary functions, not governmental. So
these are meant to raise income of the city when it comes to businesses that are operated by the city. O kaning mga business kayo operate sa city, dili siya compete with the existing private sector. Tungkol kay naano kayo ang private sector. Ngayon kami sila na better living to the private sector and they can do better because they have the experience of this. At katong mga gaps, kuning katong mga servisyo na walay private sector na nag-invest, there na city will come in. Sa pagkakaroon, we are contemplating of building the integrated bus and carrier terminal in Pagsakal. That is now a project that probably soon to be implemented. So, nagsunod po na anak kami ng among tanaw because of the congestion in our local cemetery, Katero Cemetery sa Nagbensa Napitan. We're contemplating of investing on Memorial Park, which will be relocated outside of the island population of Capitan para ma-decongest na mo pinagawa na ito cemetery niya sa sugod. So, usan isa sa mga primary investments kami ginatanaw, but if there are private investors who will come in and interested to invest on these projects I mentioned, then we can work hand in hand. The city can work hand in hand with these investors for the immediate implementation of this project. So, sa persons with disabilities naman, among mag-create, among naman nagpasar yun, the procurement ordinance or resolution, ang ato ang di medyo nagka-problema ta, we always encounter this as in other LGUs, kuning reconciliation of the cost of operations of the office to maintain the necessary personal complement of the office as against the target collective. Okay? And admittedly, gamay lang na sila ng mga persons with disabilities or physically challenged sa mga consequently. But it doesn't mean that we have to neglect this significant group. Kaya nga naman, kung di kita magpagkabana muna sa gobyerno din sa pamahalain, so muna nga, sa pagkakaroon, tungkol sa limitasyon, ang atong ibutaran din, ang presidente natin, we gave him a honorarium for that matter, in order to run that office momentarily. But as we better our finances, kung mawarang ka, we'll be able to go against the PS limitation cap, then probably we will invest on the personnel. But of course, it would be a very rational personnel reserve. Sir, Mr. Okay, sir, Pastor Pai, can you put up with this? Do you have statistics of how many persons with disabilities to the extent that we are creating this office? Please, now, when you create an office, it means that there is a demand. Can you put up with this? Do you do what you said? But there's a difference between what you said and put up with this, right? Okay. Yes, sir, I'm okay. Sa pagkakaroon nga nabuhag na ang PWD sa Office of the Senior Citizen Affairs, sa dinampa ko sa USCA, doon na lang tayo mga about 1,000 mga persons with disabilities. Gamay na kaayon sila. Mamanganin nga ang wala o wala yung magtagaayon sa una o kinagigayon na matagaan sila o kinagigayon lang nga asing support. O nga, ang atong syudad ni Mugna ni rin opisina sa persons with disabilities na ipanguluhan karon ni kanyang treasurer na to Jose Torres. Sa una, andon ni sa ako kay Office of the Senior Citizens Affairs usapa. Sa pagkakaroon, naduhan na ni pero ang itukod lang ani ang kanang pangulo lang ang head lang sa persons with disabilities sa pagitan sa wan sa office of the city of Ato isa na chala babies how to give back a person that you need to as a period with this how do you give back that sa to pao wala nang ko sa kapinder mapain mo ito si that eh hindi mo hindi so okay ako to lang umako sa New Year hindi ka mo hindi ato pagkakto wala ako bro pagkakto mo ito si that as pwede mo kapag yung sinder depende na sa tao. Kung makapin ba siya sa persons with disabilities.
disabilities. Pero kalabitan sa amo na ni appeal gyud ang ng persons with disabilities katong nawala na ako ng tiro kamo bulag even with impaired hearing or one leg na wala hindi siguro sa pagbuto munay mga persons with disabilities or even if katong na mga bata bitaw na doon ay autism kaya ako ay general kanang special child naka-issue dito o membership ID na nga murag lima o nung sila kabata na i-appeal na mo sa persons with disabilities kay muna sila ay kung parang mental disorder naman. Okay, thank you so much. Patuloy mo ito, finally, ang nag-laptop niya, nag-upload na natin kung hindi nang upload ang spokesperson, ni Congress ng Boy Calustos, si Mr. Jose. Don't look alike. Really? Don't look alike po. Si Capuyano. Don't look alike. Anong kami? Congressman Boy? Congressman Boy? Congressman Boy? Ah, so on. Hindi ko ano ha? Ah, it's also gawa. Kaya pinawag ko na, kasi ang kaluwang mo na, malayo din pa kanyo. Okay, gusto man hanap ko ang Congressman Bullet. Dagano ba siya pagka autonomous last term? Ano ba ito siya ng last term din siya? Nanahan mo ito siya dali sa itong kapiyan sa Recolor. Kung saan ang mga proyekto, mga programa, na atiman niya sa itong publicista, si Sir Bullet, sa Primero Distrito, na nakatabang sa itong mga katauhan. Labi na sa mga kadalanan, sa livelihood programs, no? Ito mga major. Okay. Thank you so much. Nindot kayo ng mga pamutan, ha? So, it's time siguro, di ba lang po siya, pero first district sa itong mga katauhan. So, di na yung mga itong congressman. Hindi lang buwag po sabot na ang itong congressman sa mga pabalaon. Kung hindi, nakatutupin siya sa programa labi ng social services. Hindi lang social services, hindi lang sa mga produkto na maging na manood na labi na ning tuwing 2015 na nalabay o kaming 2016 na karoon umabot na. So, kapag tayo ang regarding sa produkto, tanang mga lungsod at unang yung fully ang young priority ng kaming mga cover. So, sa kapitan lang sa ano, ayun na ito yung mga overcoat na nahuman naa sa mga barangay yun. Ngayon, hindi na natin siguro isa-isalon o hindi siguro ba kung pwede doon ay tayo na kung isa-isalon para doon natin mapalanan po nato ang ating mga congressman. Okay, ito po sa victim na kompleto na overcoat ay napitan alam kay limang mong kanilutan ng sinunog na iyon ilaya pagpintawa sa Pedro Upao, Garayan, o Barcelona. So, muna mga barangay ang karoon, kumplito na din ang mga cover ko. So, sa water system po sa Tapitan, doon na ito water system sa Tabilon, sa Nero, sa Lakon, sa Kayan, o Uawon. So, kung ang ongoing cover ko po ng mga barangay, ang barangay sa Kayan, Bukana, barangay ng Puro, o Kapalan. So, tayo, tumagali ka sa maayong partnership sa ito ang local government sa Kapitan. So, naka-alok ito yung budget, naka-alok ito yung budget na itong congressman. Labi na itong diskutan nila sa itong buhay sa mga sinos na alinyo sa local program. So, naka-alok ito sa mga itong congressman o regulating na ongoing again. 15 million nila siya ang budget. So, ongoing na ang construction. So, oras pa niya na doon sa 35 ay hulog na ongoing work. O ang tanang municipality, doon sa kay Uskapiti na gitawang yun sa itong congressman para sa itong mga senior citizen. Kaya pinaka-importante mo kung anong senior citizen sa hindi pa kung mamutaliwan, at least makatagatan sila kalipay sa ilahang grupo sa mga katigulangan. So, tayo sa pan-tumantik doon at doon sa kay Pahat sa Department of Agriculture na ihatag sa itong congressman. So, siya sa nang nag-identify niini sa mga barangay kung asa na ito ay tayo kung itong mga importante. So, sa Kapitan, ano na tayo naman or ongoing purpose to retake
tapos mula sa itay, San Francisco to Boundary Mugyak. So, kanakaroon, 10 million. So, na tayo umuwi, na kauswagan to Daro, nasa tayo umuwi, parang ay barbanan to Tarang. So, muna yung mga part to market road na ato karoon na pangunan. So, kung gali sa National Road, nakatuto ko sa mga itong congressman gabi na sa Tostalop, kaning Rizal Strike to Rizal Boundary. So, nani, more than 50% kataroon ang nasilito na, gabi na dilang nagapit sa Sibutan, part of Sibutan, pangangulan kami ng Pilipay. So, huna na yun, kumain na lang tayo ang portion na wala naman. Tapos, boundary Sibutan to Rizal, ikan karoon sa Nasipang, Balukuhan, Sibangka, Padulong sa Damasing, wala. Naroon mga part na nasilito na, nanapugi, sugda na po, pero waiting, okay, stuck na karoon. So, dito sa patuloy na dito sa Rizal, doon ko yung itimos ng kaan, publiko na. So, dito sa dito ko kayo magtugtog na dito ng mga national road sa postal road. So, muna ang mga accomplishment sa ito ang congressman sa Katuyan sa Katitan. So, sa okay, sa pangyong Sibutan, nandiyan sa ito mga COVID group na pagdating na po, Barangay Sinipay, Kanin, Uyan, o Barangay Pugasyon, National High School, o Barangay Kalubi. So, nasa ito iba, nagayon doon ang buwin ng mga budget, police station building. So, atong itataan dito sa itong congressman na police station building, tungkol kay sa katuloy panahon, wala gini police station ang Sibutan. O grabe pa kapok na. So, yung mga on-road double court sa barangay sa Palog. So, natang quantum market road sa Kalilip to Marapo na 8 million, karoon kumplito na. So, muna siya ang atong sultan sa Sibutan. So, sa barangay, sa municipality of Punyan, ay nasagay ongoing double court sa barangay Bising. Huwag na itong priority ito is water system na pinasa. Lalo ko may ujunong na karoon na kinanggap din sila o patuloy. Tawas pa niya na, agad na sa Paris Kabibi na gano'n sa no, sama sa kong ito yung tuloy na na ang parang municipality at ito yung ipanan o Paris Kabibi. So nasa tayo para kumarkit po sa barangay sila no, to boundary mukha. No? So muna siya ito ang budget sa Pinyan. Tapos, dito po panusap sa itong congressman, National Road, dito sa Pinyan to Alberta. So, sa pagkakaroon na anak at taman sa Lilan, so, bonus okay o Alberta na lang, wala po dito na kumpleto na lang. So, bago lang may dito ni Subay, sumigot na tayo. Hindi na itong mga bisita, na niya itong mga vendors, no? Nagito sa bukit, sa laki na lungsod. So, sabihin na, di ba, nagyong maagi. Pero nakita na ito, medyo tawhay na kayo, layakay na nilang pagbiyari, kaya hindi rin naman sila maagi sa agenda. No? So, nasa sa ipang sa market po, di-identify sa congressman, paat niya sa Department of Agriculture, yun ay yung Julian to Unidos na 22 million. So, namanan na siya. No? Namanan na siya. So, ako tayo ang paglantaw sa itong congressman, o sa mga kabutira, ay nangang po siya ipaan sa Department of Agriculture. So, at least makahatag o mayong dalang, mayong magyanan para sa pumatatawa. No? So, sa lang po pa ito sa pagkakas na ito ay mahanan na itong congressman na public layak. So, tayo na iubuhin ko ng culture ng Argao. Kanina na ito, grabe niyo pa talayo ng bukit. So, grabe po ito rin doon na lugar. So, itagaan niya ang Bulukot. Kaya nga public market sa Lalugota, tungkol sa pangatang na sa Palibong ni Goyo. Ang ato na ang turista. Ang ato na ang habang-habang drive po. Grabe niya, kasi nasa na lang na parking. Wala yung sakto arrangement ng mga lugar. Kaya ito pang panahon. So, pero ang tanong niya ang pwede sa kanya. Tingnan niya ito, wala rin sa maong mga motorista, kung nabalabal ko, okay, naroon sa mga pininabunan sa itong kaparandalan, naroon sa bukit. So, naroon yung punta tayo kay nanasin sa itong parking area, no, na public parking area.
sa lalibutan. So, mahalangis, 2015, hindi na tayo, dito na sila. Matatikip na lang na ito ang municipal to review para sa itong mga koleksyon. So, nana sila yung formal na arrangement sa itong mga motorista. So, sa Nokia municipality, Nokia, ako na sa itong mga kubotor, no? Sama sa para sa publisyon na maupunin yung demand kaya sa itong mga katawahan kay panahon ng ginawa ng kasyon, ulang magulit na sa katasyo ko na ito na pinakapoy ng labay. So, grabe ka ito ang bubo ko sa hindi mo sa kontrolusman sa barangay publisyon, wala mo ang sa kay bubo ko sa barangay Bumaswerte. Ang bubo ko ay kontrolon, barangay Tutulon, wala ka sa kay katulipan to market group sa Julie ko ay panigos o ang 2% karoon na nasanin ko na patulong din sa Alibunda. No? Koneksyon niya sa kongresbutan, kanina sa Libya. So sa Pagod Rizal, Municipality of Rizal, ako na sa pagdunan ng mga pagkukot sa Barangay Sambuque, La Esperanza, o Barangay Exposition. No? Kayo ang mga tawado system sa Barangay Sambuque, ako na sa pagdunan ng mga pagkukot sa Sambuque to Rizalina. Na karoon mo, punit na din yung Rizalina Boundary o Sibutan. Atong sa Sipalot, mag-connect na rin siya pa ng mga sinimpago na dalan. So, natin ang buong pag-report ko sa New Capitan o ng kikonstat na karoon na hospitaling ko sa Rizal. So, sa plan ko, natin ang isang tayo na human, natin ng mga pag-report. Like sa Barangay Nagminas, Barangay Ubay, Barangay Bilihan Musang National Health Sports Foundation. Tapos, ongoing ang New Libanon, ang pagkabundin sa Romana. O, ganoon tayo, ang kuratid ko, na i-edit ito sa Pangkulis na sa Sikyo, Lubot, San Miguel, na 20 million, no? Ito mga. Ngayon, doon sa ito mga school building. So, sa last municipality sa Sumanya, doon sa ito mga kulubot, yung mga hindi ditutupan sa Pangkulis na sa Barangay Pantalan, Dinos, Alto, ay ongoing karoon ang barangay sa Jose. So, sa mga tanang municipality na itong diskutan na dito sa ito mga school building, no? Kaya wala magiging na kalimutin ko ng congressman ang mga school building, dito rin ito ang memorial pa ng sa kabaghan. Kung ito mga sila, kung ito mga building na dito sa Jose na dito na karoon sila po ng school na dito pa ng congressman asal ko dito ito kagayon. So kami mga pag-protect ng mga budget o ongoing ng mga budget sa whole municipality o post-listing sa southern municipality o Guad City. Okay. Thank you so much, Congressman Gary Atilano. Ito lang. Natakdan siya. Okay. Hindi na kami yung politiko. Pag-upon na ito, ang pangutaran ni Sir Mato, ipagawas ni Tumagon, inikuman sa itong commercial. Sir, I just asked a series of short questions which will solicit short answers. Pero yung tsumata na, is Congressman Bullet Chicago or the DBL? Second. Sa Moro, Mexico. Did Congressman Bullet approve the 2016 budget which is loaded in court? Three, is he in favor of the Freedom of Information Bill? Third, of what Kisaman Presidente yang suportahan. Five, we are wondering why congressmen are still allocated when the budget has already been declared unconstitutional. All congressmen are trying to say that they have allocated, because there is no more allocation for the congressmen. So we are wondering why. And then, the last thing which is very important, related to legislation one. Unsa may importante kayo local bill na napasa ni Congressman Bullet Losos. Second, unsa may importante usa ka importante kayo bill na national install na napasa ni Congressman Bullet. Okay. Version na. Ay, Sir Noro. Kasi patundala. Sir Rodoy, tubador na sa sunod na kapihan sa Dipolo, sa kanihan na personal si Congressman Bullet Losos. Sa ito ang kapihan sa Dipolo.
Pero ang isang representative nyo eh, yan ang panikamutan na tubagong niya. Ano yung yes? The easiest answer to the hardest question is ambot. I don't know, okay? So, Edgar, commercial muna ta. Okay, salamat. Yan ako yung paungong pero nalitanin ang naman ni Kagusman na ako yung paungong pero ka. Dugang kasi ka Congressman na, kumusta na po ko, kumusta na ito, mga scholars ni Congressman. O niya, niya na po lang na, o niya na po na. So, dugang lang nabalik na kay ka, na maabot ko, na ma-mention din mo itong regarding scholars niya, no? Pero, paman, so, ako'y pumunta na, o niya na po, duwa na. Regarding, o, malayo na lang sa cross. Ato na pasalamatan ng ato mga sponsors. Auna, pasalamatan na ito balik ng ato mga sponsors sa itong Christmas party. Nawag mo lang ato. Salamatan na balik sila si Congressman Dolly Labandaman, Doug Berto Uy, Consihal Alimalo Tertin sa Lampayan sa Labitan, ang Mayor Salina Lini Elusol sa Lampayan sa Labitan, Board Member Muli, sa Liba, Board Member Julius, Labike, Board Member Boy, Lino, ang Janus Marketing ito, telephone number 121148. Si Vice Governor, Presiding Officer ng Palaluigan, Vice Governor Tony Sinino Angeles, sa Palaluigan sa Ipolo. Si Honorable Julius Nagito, Presiding Officer for Temporary sa Sabuna Palaluigan sa Monta del Norte. Si Honorable Congressman, Recinto Lagnawan, Congressman Sikan District. Honorable Romulo Suliba, Chairman Committee on Finance and Appropriation. J&B Fred Nursery, number dealer. Ang nursery, nalimutan sa Barangay Lunasan. At ang lumberyard, nalimutan sa Barangay Galas ng Lumberyan. Si Tony Vicente Tibot Palisado, napalusap sa Kapihan sa Ipolo. Si Atty. Rolando Enriquez Yubes, kanding gobernador sa Lumberyard sa Buang ng Norte, ngayon na ngayon, nagkaras pa rin yung una sa tanan, ang Diyos o ang katawahan. Nagpaliwasan ko na ito si Engineer Gilbert Chines Cruz, mga negosyante, rin ay timos kapagmahal sa mga kapos din sa Laligan sa Buang Daniel Norte. Muna, atosap niya pasalamatan ang National Grid Corporation of Northeast of the City, na nagpahibalo, nagpahinumta, di magtaob o magbutan sa inyong antena sa television o radio, dugol o ilalong sa transmission lines sa lundulit makulintihan. Mga pinuntong gikan sa National Grid Corporation of Melbourne in DCB, pinagin na ni Mambet Ladaga at ang Corporate Communication Officers. Pasalamat sa itong Sports Division Superintendent to YC, Ma'am Natividad Kayubay, CISO 6, Business Arts and Garments, Pinagin na ipala ni Mr. and Mrs. Benilinados, alam sa iyong t-shirt printing, streamers, billboards, rubber stamp, at ATP uniforms, Business Arts and Garments. Pasalamat po sa ito kanatong ni Donald Gordon Apikit, City Councilor Limolo, Board Member Romero Lee, President of General Board Member Philip Limolpins, Panalo sa Kapihan sa Limolo, Honorable Romero Limolpins, City Councilor sa Guna Pangso Limolo City, Kamusta Duke Rosales, ang atong senyo sa Dina Santa Isabel Limolo City, Kamusta Muhammad Desanadio, ang atong Paro 2 sa DAR, Santa Isabel Limolo City, Miss Milagros A. Agustin, Chicago, Illinois, USA. Roger Williams, Jennifer King, Puma County, Northern Ireland. Lady Arita, Senior Nurse sa King Fahd Medical City sa Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia. Mabilang ng palilo o gulang pa ng palilo sa pangunakuban sa pangunang kapiyan sa Dipolog, mao ang LC Electrotech na nilimutan sa Hayo Linaw na Tindagbayan. Alam sa pinanlan sa mga radio lang sa Cyclos Radio at LC Electrotech. Ay masab ang LP o Loki Sand and Gravel. Limutan ang tawag sa telepono 908-0196. Ang Roy Plaza o Roy Plaza Anik sa Rizal Avenue, alam na sa mga gadgets sa pinanglan, laptop, netbook, cellphone, high-end cellphone, sa buwan pa.
Roy Plaza Annex, Roy Plaza Main, sa Rizal Avenue, na kung nagdala sa Dipolong. Karoon na sa bilang ng Dipol Consumers, authorized by the National Trade Communications Commission, NTC. Jeffrey Tire Care Center, na sa Dalan Quezon, na kung nagdala sa Dipolong. Di pa rin sa pagka sa may nubutan sa Dean sa College of Law sa Osirisal Memorial State University, Dipolong Campus, kitang yung second district congressman at Tony Rosalia Matoy Daniel. Nagpaliusap sa ato naman na tumanong kapihan sa Dipolo. Ang Metro Shoppers sa Metro Pong, sa Dalang Rizal, ito nagbayan sa Dipolo, Metro Pong dito sa third level, sa Lee Plaza Mall, o kang Fun World dito na sa Building A sa Dipolo Bolivar. Nagpaliusap ka na ito ang Gloria Dinapitan. Gloria Dinapitan, ngayon pa yung bukas na ang Lee or MI Department Store. Naglalagyan ng inyong katawahan, pagkakasap sa Ultra Media o ng Queen Pia Cinema 2D and 3D. Yan ang sulod sa Gloria D. Lapita. Ito ang pasit panindog pa sa Gloria D. Lapita. Ang Fantasy Land, ito na yung mga bagong lights na operational na. Fantasy Land, dala ang inyong pamilya, let the child out in you dito sa Fantasy Land. Ito na kaya. Pagkita ang pagkaulamian ng mga seafoods, dito dala ang inyong sita sa Inatulang. Inatulang ang inyong sa Lapitan Aquamarine Park or Dampak. Inatulang, Fantasy Land, Gloria D. Lapita. Ang palagyan din ito mala, ang kanyang Congressman Romeo Nono Calosos. Namasap ang Dipolog City Institute of Technology, DCIT, na pagbalong na sila ang yun na antam na ang ilahan ng Marine Engineering Review Center. Yan sa DCIT, din ka ng Wanto sa Lanyulan Park, ayan ay Review Center sa Marine Engineering Minisato, yan sa DCIT. Ang duwala, kahit duwala, duwala ang DCIT, ang pagbalong sa sila na sila rin na sa K-12 sa grade 11 of grade 12 yan na sa Dipolog City Institute of Technology DCIT. At kung alam na kung ang tulungaan o kasigurado naman inyo ang tubag sa inyong mga botana o kasiguruan sa edukasyon sa inyo na ang mga kabataan. Yung masarap, pasalamatan na itong atong official video ang Sunburst by Chicken sa Rambo Hotel Kapulawan dalang ginagunan itong dagdayan sa Dipolog na namutang ang kapihan sa Dipolog po ang mga sudyanan sa RNN Radio Malaysian Wide DXDR 981 or 94.1 IFM na may nagdalas kaginan sa ato tingog sa kapihan sa Dipolog at Domingo alas 9 na po sa alas 8 sa Kabuntan. Walang pagkita sa mga live streaming sa www.rnn.dubli.com. Balik ang inip, pagbalik sa pagkakit. At itong taas-taas ng mga pamutana. Matandong ito, hindi ako itong hilihina. Hindi pa lang mali. Okay, taas-taas ito. Balik na sa ato na ang mga bisita sa kapihan sa Dipolog. Okay, so thank you so much ang nagpunasin na pamutana ni Carissa Matoy Tubagon ni Jose Dari Patilano, no? Ang kaluhang puno ni Congressman Bulet. Pero ang tinuoray ani nga tinuod jud sa atubag kung ani nga personal dun si Congressman Bolet halos sa atong kapihan sa Dipolog in the next some days to come, no? Ay ani ni Gracia Rey, exclusive ang kinakato din. So karon ang representative sa ni Congressman Bolet ang utubag sa kapitana ni Sir Mami. So natin ba ito? Ano ako? Best performer. I appreciate
congressman Roy Anastas for all the accomplishments as far as infrastructure is concerned. And kung paano naman kung sa Uganda, you wonder why, pero hasta karot, mga congressman, ano mo ulit? All congressmen are still Alam mo number one so far, which has a direct
direct impact on the residents, not only of the first district, but as well as the entire province. Katong ilahan ipasal na measure that provides for the coordination of the load of Sareco, which in result and direct effect na reduce ang ato ang power, the rate of power consumption. Approved that, Congratulations sa mga consumers. Ito, turnahan. Dahil, di, into sa ako o
magpuno sa rekordo. Kanita na, sigurado na nila mabayaran. So, ang ato lang dihangyo sa itong mga studyante, pag-iit ng tanang pinulit sa matawag na full scholar kay 4,500 na doon na itong pahal. So, hindi na ito kaya ang whole scene. So, naas sila ito ang doon sa ilang maginiganan. So, atong dihangyo lang sila kung na ilang. Kayaan ninyo ang balance. Pag-iit ng 4,500 kay kami na bahala mag-iit sa eskwelahan. So, para wala pa mong mga problema para sa ilang submission, kayo para sa ilang passport, kung sa kanila na wala pa mong good, nalang mga pamatana kung kung sa mga ilang. Kaya kasi kung doon sila, mag-iit sila ka-involve from its service point. So, muna yung mga okay, thank you so much. Last question din kami, Sir Robert Insoy. Yes, akong iyan na sa question na ito yung na sa representative ni Mobis Manduli at sa atin doon ang mga sa mas sir Amoy mag-aas nila. Hindi ko na natutukan na kahit anak ko ang Bulawan Boy sa Tropical Highway. Ipakitaan niya yung people and for Western Mindanao and the island of Mindanao through the West Seaboy. However, ang ako nakita ko na ito ang dalan padulong dito medyo although under construction siya pero maging open yan. Ando na ba'y mga plano si Congressman o sa ito ang sa ito ang napensa lipitan to improve and to enhance the presentability of that area kay yung pagkakaroon medyo crowded yung chair no, dahil nagkaroon ng mga kaya kung sabi status pula ng mga diya sa mga balay-balay, illegal settlers pa na sila or illegal settlers. And then ang last question pa apat is since tourism, emerging tourism destination din ang Tabita do, not just sa Moro del Norte, but even in Mindanao, doon na ba yung mga i-expect nato na projects or mga initiatives kung na Mambulan or si Mayor Halustos or ang City Government of Tabita to further push tourism in that area. Okay, thank you so much, Sir Robert. And sir, tumbago na ni Consular Gimbochan o ni Consular Alejandro Rodriguez. Salamat sa pinso sa mga kumutana. Actually, kanakaroon na ito ang dalat yung mapita na ito kung nai-dispensa sa ito ang mga labi ng mga biniro na ito na mga hindi siya kumbantayan kay medyo tumutunod sacrifices as the beginning to take for the development. Kanakaroon ang plano sa itong pinagalan ng pag-isista ng mag-ulitong resource is i-widen na siya ng mong college. So, di kang dinasyadari sa Arotonga sa Pulog, pa iyong dinasyadari na sa San Pedro, lahat sa Pulogan Court. O yung nagkaroon, with the coordination of the City Government of Capital, na natagustan yung orientation sa mga maapintahan ng mga pamilya, most ang nag-ulitigay. Ang ubang po na anak dito ay matulang ubang yun ni anak sa panahon ni Governor James Adasa na bayaran na sila at nahawak yun. Pero... Once makanegosyate na nila, nakakita naman sa site na mabalihin sila dito, nabi na po mag-distra ang mga pagkakamunan. Ano ba yun? 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 Ang ato ang pagkakalan, napinan po, is the major book to the island of Mindanao. It is, in fact, the airport of the Strong Republic of Capital Highway. Apal sa pagkakaroon, presently, the present status is medyo tumutang observation na lungkot nila tungkol sa dati sa Anilangan o mga plus na pagkakaroon na sa informal sector status na nagpulog at sa pagkakaroon. Ang ato ang total pagkakaroon nila, tulog sa data ng Congressman Tour, wakilid na pagkakaroon pasagat sa mga tulog. In fact, we have made several dialogues with the constituents. Kaya una doon, ang patako nila sa kalsada, ano ay tako pa nga kapulilan ka naman, pagkat ang mga resident yung mga pagtahan. So, the primary obligation of the local government is to provide the relocation site, which we need. And unfortunately, the relocation site will be able to develop as completed in Sulamon.
after several consultation to the table, the rest affected residents, nagpapatuloy sila kay nagpapatuloy sa mga group ang sila mo sa inahanap doon sa which is sa Patatlan. Kaya after that, among panunagutan, na mga kita-kita o kanyang area, kanyang mga settlement site, within San Vicente. So sa Tanabang, sa Pusina, nagpapos ng Pusina, na-identify namin itong area nito na within the boundaries of San Pedro o San Vicente. Okay lang na ito, only to find out na naapoy negative recommendation ang Philippine Regulation of Protection at the kapitahan man. Ang according to them, it is not economically feasible to regain an area for our survival site. And it really is that we can be able to afford it. So for that reason, wa ako magagawa. So again, at the pagbubli, we'll negotiate for another area. This time, we'll be able to not to be one kaming sa Pantala, we'll be able sa Pagampatan. So there was an offer made by one of the property owners there to sell their land at the price acceptable was at according to the building's market price of the Rosan. We did the inspection, we did respond to it, and there was a presentation group, a technical group sa para sa settlement project. So unfortunately, after pag-ibig sa atin natin na ako, ako magayon to, may remark out of the time ng mga, remark out of the time ng mga co-owners sa grupo. So until this time, medyo nakutayot din, sa mga pag-ibig na kong problema, sa actual settlement site, ang mga pag-ibig na sa San Vicente. But if we don't ng mga residente na mag-occupy sa Sulawon sa which is now ready, pwede na tayo sa ulo sa actual government sa Pagkasana. So morning, we are mustering all support both from excuse me, ilang kapamilis ang affected na? There are around 300 plus residents, families, households, kapitaan, bukang muli sa bukang, kainan sa Vicente. But of course, definitely, we ano din ang garantiya sa mga affected residents, we will not prosecute the project until such time that the rights are properly attended to and maintained. Last question. How do you ensure stable is the civil government of Dapitan? Nakahatag mo sa mga bonuses, kukuban pa ng mga benefits sa mga empleyado. Happy and Christmas. I think as a chairman of the committee on appropriation, I can appropriate this saying that so far the city is financially sound and safe. Yan naman, makikon ko. For the 2015 budget, we were able to provide DEI and all other policies of employees. On top of that, we were able to introduce additional bonus for all the employees, both regular and casual. We also have given gas gift to some of the national employees who are rendering service for the constituencies of Pakistan. So basically, despite the limitations in finances that we suffered, kita nagkakaroon na naghahatag, wala kita mapawahis at naghahatag sa beneficio sa mga tao na nagtulong ng service sa mga tao. And I hope this would also serve as a challenge for all those employees receiving the gas gift from the city government. That we have to continue to dedicate ourselves to the service of our constituents. Ang 2016 budget is 500 and 600 million. With that, we have allocated the balanced budget for everything, sa 20% economic development fund, because 5% for the local disaster and everything, and all other mandatory and contractual obligations sa city were properly allocated. Ang ato ang mga empleyado na adlako yung mga beneficyo at ang mahami. Ngayon, ang ato lang sa 20% na alam tayo yung good at tayo yung para sa yung it's a whole negotiating for the construction of the whole event. So basically, among the
paningkamutan sa 2016 budget na Stanley Communication na matibang iabayano ang nalagunan ng Panginoon Basic Social Services na sa katawag Mahatay Yato. Now, the budget of the city is not enough. We have established a good working relations with other agencies such as the Office of the Congressman, the Department of Agriculture and other national agencies. So that all of the basic services do not be done. Thank you so much, Kajal Imario Lekin, ang ating panahon. Ngayon ito ay ilalawis budgets and statements ni Kasi Kumapsita. First off, ni Jose Dali Patilano, ang spokesperson ni Kumbisman, Bolin Palisas. Ating tutunan mo. So, salamat kayo ng panahon sa pag-ibuhin. First time, pag-ibuhin natin na nag-ibuhin sa katihan sa tutunan. Ang balasay is na, buhay tayo. Kung kung ang mga ganyan ng kusyo, nagitamangan ko siya.
NGO kayak pro-industri yang mengucap besar kalau mau tulisnya atau mau industri itu di ketangan yang ketuk itu ekonomi itu guys dan masalah itu dengan itu saya lupa itu saya mau hantar ke kali dia sama mga bersampul atau tapi kan si Indonesia hotel bila main dan kalau dihak sama mga hotel terutama ini asal di Indonesia dia hati di Sabtu, dia hati Sabtu karena nga ening, sebelum saya engineering motor pun atau channel yang pertanyaan itu para makanan aku alam kaya statements aku sini kalian kalau kita memang berbayar rasa power di kita ke kongres tenggara itu kita lihat pun tahu dengan rasa power yang naik tidak pertama tim berat-berat yang begitu nih balik totalnya itu baru kali anyway bukan itu so statistik atau detik atau waktu awal libur yang next mau ulang tahun sampai hari atau kita berhubung so atau bina gitu ya atau pas lagi tutup jadi nato itu those who are born at least in life should have more in services. Should have more in love. Ako na si Diputos, ito mag-iutan kayo nga professor sa College of Law. Anyway, ito ang final statement. Maraming salamat po. This is my first time. Support sila. First time na po, I was 15 years old. With a counselor and Arvin po pala, no? Ito ang panahon na, magbumalim mo po, dito mo sa World Impact, mga ito itong Arvin mo. Kakabat kabalo ko sila ni Mati kaya ako at ako sa kalungkay ako po panulong. Anyway, salamat kayo na sa talagang na pili na ita na aking pili na pili sa pagsulit sa pangunin. Sa itong mga sulit ito, na padayon mo kami na sa pagkina sa dita, makita kayo na mawapo kayo na tumatusunay o wapa kayo dili na sa dito. Kung dito, tagahan po kayo na makatulay. Isyo, mga isyo na wala pa na masalot, hindi ka masalot. Salamat po, salamat po mga kanilang tungkol ko. Lahat po yung kasulisan na lahat ang kanatong tanan. Lahat ang kasulisan ko luwas, yun man, kita na rin. Amon, napasang ang tukama kami ng istorya po sa mga gisali sa binang kanatong. Ang mga kasun, salamat po sa kusya at kusyan. Ang kanunay, ang mga pagkampo, ang mga panggano, para kung susupol pa tayo ang kapayan sa labitan. Nakot ni kami kanan na sa mga gobyerno kita sa kapisilito ayon sa katapusan ko sila sa barangay yan po inyo para padayon ng mga sukso ang Pilipinas. Salamat po yung personal invoice dyan. Bawa na sa globally na kagbutar sa labita namin. Sao ba? Okay. Consular, ano ba na yung dating? Daraming salamat po. Of course, at doon na natin masalamat sa mga personahe na magbubuhos ng programa sa Pilihan sa Likulong. I think it's one of the best venue to be na rin ako na matagayal na ito ang mga individual news na ito ang pagpiling sa mga sa politika, pinagawaan, pinagawaan, standard sa pinagawaan. Kaya ang ato ng pinagawaan, pinagawaan na ang pinagawaan ng ano na pinagawaan ng lahat ng pagpiling ng pisalis
with your cooperation, I know, at the beginning of the Padayon, sabihin niyo, so, kalayin kita, pag pinapagay kita, o nag-ampo kita, gano'n sa tanong sa Betas, at ang ating gano'n ng panagli, o dinuha, at ang ating panagli sa ating panagli. Dagang kayo sa ating panagli, pag-ibang, Dan kita akan selamat dan selamat alimaryo dan tim yang orang pertanyaan yang kepamina utari. Dan selamat sa itu Gracia lagi atas kanatong tangan ay most outstanding na sila sa Dulian or over the counter ay po kong manuwing din mo kung 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 sa lapunan ko po kailangan ako na bangka ikaw na pa ngayon start ko may dyan lang sa wala please ay katawa na ko dyan okay salamat ikanundan nyo salamat ko labi na tumansita kayong butada awal na sa'yo ng katawa ngayon mo sa pumili ng tipo sa pumili asalin ang request po kita ng mga kawaduan o ng mga kalimukan sa kalabay ng 2015 o sa mga upo sa karoon na ito 2016, no? Alam ko, doon naman doon kayo na ito ni Ahiyo ng nagpapitan to take us on yung pilalang kamunits mo yung nagpapitan and dali, fully booked ka lang kung pagpapitan doon yung holiday seasons, no? And ito sa mga nagpapitan. So, thank you very much and hope this is the last, the first time thank you so much, Ulka Sulta. Paul Sulta, ito sa Filipino Information Agency. Ini ni si Muni Pihari, go ahead. Hindi, pwede. Ang ito nagkasahan ng bangka. Ang bingos, hindi madala. Okay, ano muna natin yung salamat sa itong bangka, kakakot, pagkitikaan, dahil maayong tuwid pagsugod pala sa 2016. Apanunong sa Napoleon Park at kailangan nyo mga officials o membro sa San Vicente and San Jose Minao Chapel. Ang PATSTA, ganyan ako tayo sa kakaroon yung nalang, membro sa PATSTA, kipa si Augusto, na kailangan nito yung malasay sa katiin para itong pagpangandang sa mga kalihukan sa pagsaulog karoon na pistahan sa San Juan naman. O sa itong mga bisita, salamat sa inyong pag-apasidunin sa itong edukasyon. Dikan sa City Government, kato sa First Congress, ng District of the Philippines. Sa itong mga kampanya, pinagkikuban sa itong kampanya, may mga daging salamat sa inyong pag-apasidunin. Thank you so much, Alfonso Pons Roda. Steve from the panel, Sir Robert Kim Soy. Salamat mga edit, mga satanan sa ito ang sa mga bisita karumuntaga sa dito ng mga informasyon ng inyong paambit sa pagkakalahan na ginaga sa Katwayan sa Dapitan o sa First District. Rest assured na natuhan ng Gobernador Roberto Wayward isang paman sa laing gulong sa politika apan palayon niya kung ang iyong pagdupo no, sa diha sa mga proyekto sa Katwayan sa Dapitan. So, ultimately, ang katauhan ang magulahan niya na. O sa ato ang mga sugit ni Paminaw, atong di pasalamatan ang atong mga kauba as nga sa kamo nga nangyayakumban ng kanunay sa Kapiyan sa Dipolo sa Lion House at Atuig 2016 for the past 30 years na na-MCs ng Kapiyan they've always been there for the program which is known na neutral, dirigin payas o adunay paruganan sa pagsabuan sa kamatuuran. So, congratulations sa Kapiyan sa Dipolo for another year through Ma'am Edith Tomo. So, God bless us all. Bagong tuig, bagong sinundanan. Thank you so much, Sir Robert Insoy. Last but not the least, the godfather of all families sa Kapiyan sa Dipolo, Attorney Rosiner Manoy Barilaga. Ngayon, patawag ang kinamagulan ng staff, no? Ang kinamagulan sa patawag. At ang salamat sa dito, katong dito na kasama industry sa Dapitan o sa Langkawag Kosyon na pagkang mayroon natin kasama maghilo. Aron nga din mong mahilo, kung saan akong butang, mukhang mong kamote ka mati, kahoy-kahoy. Sa ito mga bisita, no, si Councilor Alimaglo,
Councilor Jim Chan, ang atong mapapili kung siya si Asmi, ako po mo sa tagatapitan, kami si Ayaw, kung sila sa Malabot Eksyon. Pinapang niya ka? Representative ni Hulit Alos Kawasan Puerto Rosas na si Jose Jari Patalunan, no? Ano pa lang yung ngalan ng Dari? Kung ano, Dari yung sa Dari. Oo. Sa ito mga panelist na si Craig, si Edgar, si Fons, o na ito ang Corrini na si Edith, na nagkaman ko. Kaya si Edith, pura lang yung nagsaksi, aman po sa si Christian Amantor, malawang nakipan kayo ano niya. Katong ato na minaw karoon sa Kapian, sa Dipolo, katong na minaw nga nalingaw man, kung wala nalingaw. Happy, happy Sunday and may be first to be good. Thank you so much, Mr. Yuda. Thank you so much, no, to God, you have the glory. Daghang salamat sa katubigan na gihatag nato sa labaw nga mga kagagahon para magpadayon kita nini atong Kapian sa Dipolo. Walay bulog sa politika, walay religion, walay race, no? O sana kolor sa pamanit, no? Walay status kinabuhi, wala po. Maski kung pao, dili. Sipang sa pagkakasya. Pangal ko, dili. Sipang. So, welcome to the Miss Kapian sa Dipolo. Masalamat kita sa co-artes. Si Tami, Sharon Matanalos, Congressman Congressman Politanator, si Mr. Hasling Amoy, umahabot ng kutsya at sa nakpayan sa lapitan ato nang i-panalig hapon, i-celebrate ko, makadaaw na po. Si Kutsya at Jim Kutsya, no, atong pwedeng amiko, nga anak ni Vice Mayor. Yes, Jim Chan, lang sa matupagap board member ng mga manong, guest ato Pripohon. And then of course, ang atong pinalangga ng amigo na walang pagbubad, si Kunsyal Alumarlo that brings atong panel. Panitibar? Yes. After the election na siya, ako na sinutan, si Ling Absent, si Edgar Soronga, si Pusho na sa PIA, si Sir Robert Pinsoy, atong executive assistant ko sa atong Office of the Provincial Governor, ang atong former congressman, Attorney Rosalia Mabe Barinaga, absent si Junior Salaveria sa DPI, atong CPA panelist, kaya ang absent si Kunsya Robin Ligonio, absent po si Orban na Ligonio Bailey. Ayaw ko patatanan ninyo ng ano. So, wala. So, dagating salamat. Kaupang ni Sultan Adetik Pabandiano ang atong live streaming www.imforum.tv.com Aplodin ka sa YouTube kada Domingo, tanang edisyon na ito sa Kapensya Dipolo na Adina. And then for full documentation, nakita sa Facebook, gayon na ito ang nagdala sa tingog sa kanilang simultaneous broadcast pinago sa IFM of DXTRAM si Silver si Felito Tax Inonga na produce ng kuminyong buha si Danilo dito sa atang broadcast center sa IFM. Pagkang salamat kang Roger Murera no, na nakakawat ako panahon na ano, Roger, salamat kayo sa mga pagsabot ka dunay sa atang station manager na si Mr. Edgar Dagogo. Kaya si Edith, pahintig ito mo yung regular uncle and host. Kaya si Danilo, ako sa Aray, kawag sa kapamilya, ako ng Aray, kaobang Alvin, si Alvin is the lady. So, ang labaw ng kalimahan, magkaobang ka natin kanan sa kanunay, taong tumila 2016, dog sa umakabot kang panahon. Dahil ito ang next week na guest, si Congressman Rosendo Labad-Labad. And then, kaoban sa iyang pinalanggang asawa ako na i-confirm ugmang at lawa. So, wako na ito ang pagdutong sunod sumana po. So, pwede ito ulit 22 na, hindi ito rin yun. Happy Sunday! Studio, take it away!